Good day sa inyong mga katiktik dyan. Meron tayo ditong ITEL RS4 o S36LN. So ibabypass po ito natin mga katiktik. At ganito po yung itsura niya mga katiktik. Pag nasa wifi na tayo, siyempre kunin kayo sa wifi at pindutin yung parang QR code dyan. And then nearby and then settings. Tapos punta ka dito sa special functions para ma-on natin ang accessibility menu. Ayan, puntahan natin and then turn on, allow. Tapos magkakaroon tayo dito yung parang kulay green. Ayan, ito yun. So gagamitin natin yan, Google Assistant, at sabihin mo dito, go to application. Yan ang sasabihin mo mga katiktik, at pusa ko yung magbubukas sa application pag pinindot mo yung assistant. So dito sa application mga katiktik, hanapin mo lang yung Google Play Services. Ito, i-disable mo lang, tap disable, and then clear storage, clear cache, and then i-back mo na yan mga katiktik. Tapos pag na-back mo na, siyempre ipapakita ko sa inyo ang model. Ayan, ITEL RS4 and then S66LN. So Android 13. So restart lang natin mga katiktik after natin ma-disable ang Google Play Services. So pagka-restart natin, so antayin natin na mag-restart. Medyo pinapass forward ko dyan para di maubos ang oras nyo. So pagka-restart nyo mga katiktik, next nyo lang. So make sure na may SIM card kayo na nakalagay sa iyong ITEL RS4 mga katiktik. Dapat mayroong SIM card. Ito kasi mayroong SIM card. Kaya ang kung wala, lagyan nyo ng SIM card at pindutin mo tong use. Ayan, use data. Ayan. Tapos pagkatapos nung may pindot nyo mga katiktik, i-eject mo yung SIM card. Yan, eject mo. Pag na-eject mo na mga katiktik, continue mo next. So make sure na nakakonek pa rin kayo sa wifi. Dahil kapag hindi kayo nakakonek, is hindi nyo po masusundan ang ganitong process. So dapat may SIM card. Yun ang pinaka-tik-tik, tik-tik-tik-nik doon mga katiktik. Ayan, yun ang pinaka-tik-nik doon. Tik-nik, kailangan may SIM card para ma-bypass. So dito mga katiktik, na portion is kailangan natin maghintay. I know, just a few moments, pero medyo matagal yan. Minsan 2 minutes hanggang 5 minutes ang pinakamatagal dyan mga katiktik. Kaya hintayin natin ng konti, at habang naghihintay tayo, no, pwede nating i-subscribe ang ating channel para kasama ka na dito sa mga ano, mga katiktik. Isa ka ng tiktikon pagka mag-subscribe ka. Kaya habang naghihintay, subscribe na mga katiktik. At don't forget to like. Huwag na lang i-share. Like na lang. At mas maganda kung may sharean kayo. So paglabas nito, pindutin lang natin yung don't copy. Ayan, don't copy. At kung mapapansin mo yung sa taas, ayun o, checking updates. Nagbi-blink po siya. Yan, blinking at paulit-ulit. Yan ito. Paulit-ulit lang po siya loading. Gagamitin natin itong mga katiktik, yung accessibility menu, and then pindutin yung assistant at sabihin mong open. Yan, open settings. Yan, so dito na portion mga katiktik is hindi po siya nagpa-function. Ano, kahit anong gagawin ko dito is hindi na po siya nagpa-function. Siguro mga katiktik, dahil siya po ay naka-disable na yung ating Google Play Services. Ayan, minamanual ko, sinubukan kong minamanual pag-type open settings. Kaya ang nangyari mga katiktik is hindi pa rin gumana mga katiktik. Kaya mas maganda talaga pag nanood kayo ng tutorial mga katiktik is tapusin nyo muna yung tutorial bago nyo ito sabayan. Kasi katulad nito, mayroon tayong na-encounter na error. So hindi nyo na to pwede, hindi nyo na gaya-gayahin kapag may error. So direct na kayo doon sa kung ano yung solusyon sa error. So ito yung mga katiktik, nagka-error tayo dito, kaya medyo natatagalan yan. Pumasok ako dito, pero wala akong nakita na kung saan pwede enable yung Google Play Services. Dahil siguro to mga katiktik, dahil ang Google Assistant niya is updated na, kaya ganun. So i-back lang natin, back. Tapos hanggang dito lang tayo mag-back kasi di pwedeng sumusobra tayo dyan. Ayan, pindutin natin ulit yung assistant. Ngunit bigo pa rin tayo mga katiktik makapasok at mag-enable sa ating Google Play Services. Ayan o, loading pa rin siya mga katiktik. Ayan, loading. So make sure mga katiktik na hindi kayo sumobra sa pag-back, no.
Diyan lang tayo sa checking updates, checking for updates, dapat hanggang diyan lang tayo. So yan, kung ano-ano na yung niyaw-yaw ko diyan mga katiktik, open GoTo application, open settings, open YouTube, wala pa rin mga katiktik. Kaya ang gagawin natin is gagamit tayo dito ng mahiwagang tool mga katiktik. So bago tayo pumunta ng tool, pindutin muna natin tong accessibility, yung kulay green and then itong accessibility yan. Pag nasa accessibility na tayo, punta tayo sa anak tool, punta tayo dito sa my Android na tab, pindutin lang natin yan. Tapos pindutin din natin tong FRP bypass generic, saksak mo yung phone nyo at bago mo pindutin yan, saksak mo yung phone at lalabas yung ganyan mga katiktik, yung place navigate to at merong mag-pop up dyan sa inyong phone. Pag nag-pop up yung unlock tool mga katiktik yan, ito pindutin mo yung view. Ayan. Tapos pindutin mo yung Chrome. Ayan. Just once lang mga katiktik. Ayan, enable. Na-enable na natin ngayon. Enable yung Google Play. So pag na-enable na, i-back lang natin. Again, dahan-dahan lang sa pag-back hanggang dyan lang. O, diba? Nagpo-proceed na siya. Hindi na siya checking updates. Nag-proceed na po siya mga katiktik. And then next mo na lang hanggang makarating tayo sa home screen. So kung nasundan mo ang video na to mga katiktik at isa ka sa natulungan nito, huwag kalimutan mag-like. Yun lang mga katiktik, like sa akin is sapat na. Ayan, so pumasok na po sa home screen mga katiktik. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod ko na video.